Hello, bossing. Nasaan ka na naman, Badong? Bakit hindi mo inaasikaso yung mga operasyon natin? Bossing, nasa klinik ako ng doktor mo. Pinapa-opera ko lang yung asawa ko. Ayun, ibang operasyon pala ang kinabisihan mo. Nakita mo lang yung asawa mo, kinalimutan mo na ang lahat. Hindi naman sa ganun, bossing. Mali yan, Badong. Hindi ganyan. Dapat, yung pagmamahal mo sa pamilya mo, ginagamit mo yan para lalo ka makapaghigante. Muntik nang mawala ng tuloy yan sa'yo si Osang. At si Baby ang may kagagawan niyan. Hanggat nabubuhay ang babae na yan, laging may gulo. Bossing, hindi ako nawawala sa target ko. Alam ko ang dapat kong gawin. Kailangan ko lang ayusin ang pamilya ko. Ayusin yung lahat. Para makapag-focus ako sa paghahanap niya sa baby na yan, no? Eh, paano yan? Aalagaan mo pa yung asawa mo paglabas niyan. Sino mag-aasikaso ng mga operasyon? Kaya ko naman eh. Huwag na. Alam ko na kung sinong maaasahan ko habang wala ka. Yung anak-anakan mong si Hillary. Gusto ko siyang makita. Pwede naman. Pero mas kailangan kita dun sa bahay ni Badong. Pantayan mo yan si Osak. Wala kang katiwa-tiwala sa kanya. Ay, ako rin, bossing. Ala. Lahat ng nangyayari dun, sasabihin mo sa akin. Si Osak lang ang susi para makuha ko si baby. Pwede ba magtanong? Bakit ba ang init-init ng dugo mo kay baby tsaka sa mga ate niya? Malalaman mo rin. Pero hindi pa sa ngayon. Basta dapat ka munang sumunod sa lahat ng iuutos ko sa'yo. Ano namang mapapala ko? Gusto ko yan. Hindi ka basta sunod ng sunod. Nag-iisip ka. Si Papsi, lagi akong sinasabihang takto. Maniniwala ka naman doon. Ito lang ang dapat mong tandaan sa mundo na to. Hindi ka dapat nagpapadaig kahit kanino. Oh. Ibibigay niyo sa akin to? Ang ganda! Bagay sa'yo. Iyon ah.